Hi everyone, this is KV and again, nagagawa tayo ng reaction video and comparison video kung sino nga ba yung may pinakamagandang ending dun sa movie na Miracle in Cell No. 7, yung original ba o yung bagong Filipino version na na-release last year. Yeah, so good morning sa inyo lahat. Ang Miracle in Cell No. 7 was originally released sa Korea noong January 23, 2013 at nagkaroon naman tayo ng adaptation o Filipino version noong December 25 that was been an entry to Metro Manila Film Fest. Yan. So, papanoorin natin niya kung sino nga ba o comparing dun sa dalawa yung may pinakamagandang ending. Start na natin. Ang 5-4-8-2. Ito yung time na natapos na ata yung gearing nila. Magaling talaga yung artist sa production. Ayan, so ito naman yung Filipino version. So, doon pa rin yung doon pa rin yung balon. So, dahil mainit lang rin, saka talagang yung dalawang movie na para sila nakakaiyak, siguro iba lang yung nagiging atake nila dun sa ending.
Feel ko dun sa pinaka sa original version ng Mirror Cell number 7 kasi makikita mo dun sa hot air balloon na doon si yung bata si Yesung, tas yung tatay niya, tas andoon naman si Park Shin-hin, yung adult na siya. Tas lumipad yung hot air balloon, parang nagpapakita siya na si yung adult, parang na-let go niya na rin yung parang na-let go niya na yung sa part ng papa niya at saka dun sa experience niya siguro nung bata siya. Parang ganoon kasi yung pinapakita niya. Habang dun naman sa Filipino version, parang may mga part dun na akala mo gagawin nila na ipapakita din yung bata. Parang every time na may camera works na umiikot-ikot tapos parang mabablock ni Aga Mulak si Bella Padilla. Parang feel mo babalik siya sa pagkabata. Parang ganyan bilang pag nablock ni Bella Padilla naman si Aga Mulak, akala mo mawawala na si Aga Mulak, yung mga tipong ganun. Pero doon naman pinapakita siguro yung ano, yung acceptance din. Kaya na-let go niya na rin yung sa side ng papa niya. Parang sa side ng papa niya. So ganun yung dating sa akin. Comparing kung sino doon yung may pinakamagandang ending, sasabihin ko siguro yung iba kasi parang yung atake ng ang atake ng artista pag nag-aarte sila kasi parang syempre yung kay Bella Padilla parang sobrang full ng emotions, parang ganoon. Tapos yung kay Park Shin-hee naman kasi syempre may emotions pero iba kasi nga yung dating ng mga Korean pagdating sa atake nila sa expression, sa pag-arte. Sa maganda kasi may mga different, may mga pagkakaiba naman talaga sila. They are best in their own ways. Yun. So sabihan nyo naman ako kung sino sa inyo yung may pinakamagandang, sa tingin nyo yung may pinakamagandang ending version, yung original version ba o yung Tagalog na version o yung Filipino version. Just comment down below and don't forget to subscribe and also to share this video. Until next time!